Kasama ko si Boss Manny. Hello mga boss! Yun, Manny. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nakikinig at sa mga manonood ng YouTube channel ng Boss A. Iniinkayat ko si Boss Manny na gumawa rin ng channel eh. Ay nga pala ano, kaya kami magkasama. Yung mga madam namin magkasama dito sa restaurant. Kaya eto, lagi kami body-body. Nga pala pre, ano, may tatanong ko sa'yo. Sige pre, magtanong lang. Ano yun? Gano'n ka na ba dito katagal na family driver sa Riyadh? Aba, yung ako'y dumating dito ay 2011. 2011? Oo, magalabing isang taon na pre. Sa April. April 18, magalabing isang taon na ako. Mga kabossing diyan. Grabe, may 11 anyos na no. Ako, 15. Oh, tapos, alimbawa, nung pagpunta mo ditong ano, 2011, magkano sahod mo nun pre? Noon dumating ako dito pre ay 1,300. Oh, 300? Oo, ang allowance, eh, ano? Ang allowance ko noon 300. Bali, 1,600? Hindi, bali 1,000 plus 300. Oh? Pero ano yung pagkakaiba pre sa bilihin noon at bilihin ngayon? Ay, noon medyo mababa pa ang bilihin. Hindi kagaya ngayon, ako ay talaga namang mataas na. Eh yung 1,300 na yon, malaking pera sa atin. Oo, mataas pa ba ang palitan noon? Oh, 1,000 ka lang pala inabutan mo? Oo, 1,000 plus 3. Oh yun, 1,000. Eh mga boss, ah, noong unang dating ko, 1,000 plus 3. 2011 yan. 2011 yun. Tapos, ay ikwento mo pala pre, paano tumataas yung ano mo, paano tumaas ng tumaas yung salary mo. Ay sa hindi nakakaalam yung salary ngayon ni Boss Manny, baka hindi mo maaano sa hindi mo maikukumpara na sahod ng family driver kasi minimum nga talaga pre 1.5, di ba? Oo, 1.5. Ang pinakamataas na nga dati 1.8. Oo, 1.8. 2,000, di ba? Yun. Depende yun sa magiging employer. Yun. Yung eh, ano mo muna pre, di ba nagsimula ka sa 1.3? Oo, sa 1.3. Oo. Tapos, noong nagsimula sa 1.3, siyempre, nag-iisa akong driver sa aking amo. Oh. At saka siyempre, una-una, huwag natin kakalabanin ng ating mga amo. Yun. Number 1 na yung ating madam. Dahil yan ang ating pinagmamaneho lagi. Kinakailangan, lagi natin sila susundin at lagi sila ang tama naman. Ganun. Kumbaga, siya yung nag-grade sa'yo kung dapat kang taasan. Yun. Tapos, nung nalaman nila mga ako'y masipag, yan. Nung patapos na ang kontrata ko, ganito. Mm-hmm. Sinabihan ko, ang amo kong lalaki, yung employer na nagpapasawalan sa akin, sabi ko, sir, ako bagay gusto nyo pa. Kung ako'y gusto nyo pa, ang idagdag nyo sa akin sweldo, 500. 1,800, sabi kong ganun. Anong year yon nag-offer ka ng ganung sahod? 2013. Dahil patapos na ang kontrata ko noon, nag 2 years na ako dito. Sabi pero ko, yung 2013 na yun, medyo tumaas na rin talaga yung ano, di ba, mga bilihin. Konti lang, konti lang tinataas nila. Oh, hindi kagaya ngayon, talaga ang taas ng bat. Oh, ano, kaya yun ang ano pagka ano, nung inoperan mo na gano'n na taasan ka ng 500? Ang sabi niya, hindi niya kaya. Sabi ko, sir, kung hindi mo kaya, sir, oy, hindi ano yan, parang yan talaga yung mga dahilan ng amo. Pag hindi mo talaga pinush. Oo, yun. Kaya pagka kayo mga bagong dating dito, pag natapos ng kontrata nyo, at kayo ay nagustuhan ninyong amo, kinakailangan, yung gusto nyo sweldo, ipupus din ninyo. Takutan lamang, mga boseng, takutan. Kung ayaw ninyo, sir, mag-exit na lang ako at mag-apply ako sa iba. Ganun ang sinabi ko. Bali, ganyan yung offer ko, pre, nung pagtaas ko. Yun. Tama yun, pre. Tama pala yung ano. Tama rin medyo yung takotan ng konti lang. Huwag naman yung tapangan. Medyo lalagyan din ng konting dahan-dahan may nahon sa amo. Medyo magdadrama ka ng konti. Ganun lamang ang number 1 yun. Huwag sindak. Huwag mo sisindakin na pag hindi mo ko tinaasan, hindi na kita ano. Kasi yung mga sa amo natin, mayaman talaga yan. May pera yan. Dapat anuin mo lang, paawa ipik, tapos ipupush mo talaga yung gusto mo. Tapos sabihin naman ninyo, tayo naman mga Pilipino, ay talagang trabaho natin, ay talagang maayos. Tayo yung madiskarte, lalo-lalo na pagdating sa ating mga among babae. Kumbaga sa ano, yung itataas niya sa'yo na salary,
ano, kumbaga hindi sayang kasi gamit na gamit yung At saka ganoon nga, saka isa pa talagang kaysa sa hahanap pa sila ng iba, panibagong turo na naman yun, lalo-lalo sa mga daan. Kaya depende sa dyan sa amo na rin talaga na medyo himasimasi mo rin. Konting buwelo. Ayun na. Bali 2013 naging ayan. Bali umokay siya. Ikwento mo na. Hindi pa siya umokay, tinabik pa niya ako sa balikat. Sabi sa akin, it's better. Parang mas malaki. Sabi ko, sir, yun naman depende sa trabaho. Kita nyo naman, wala naman akong nagiging violation. Wala naman akong nagiging reklamo, lalo-lalo sa asawa mo. Dahil ako naman, masunurin. Kung anong oras umuwi, susunduin ko. Gigising ako ng maaga, maglilinis ng mga sasakyan. Ganun na ang mga diskarte, mga bossing. Medyo konting buwelo. Huwag na mong bibigayin. Tapos, paano mo na pa-okay yung amo mo dun sa offer mo na 1.8 na 2013 pala? Ayun, syempre, sabi ko, kung ibibigay nyo sir ang 1.8, hindi ako uuwi. I-straighten ko ulit ang another 2 years. Bali, ayun. Bali, nung 2013, nag-ano ka pala? Kumbaga, continue. Oo, continue ako. Dahil siyempre, gusto ko na rin sila. Alam ko na ang ugali nila. Kaya sinabi ko, kung ibibigay nyo ang 1.8, hindi na ako uuwi, sir. Mga another 2 years ako. Ibigay nyo yung ticket ko at saka yung 1-month vacation. Yun, tinapik ulit ako ng amo ko sa balikat. Sabi niya, okay, money. Kalas. Oh, ibig sabihin ng kalas, okay na, sundo na. Huwag ka na rin magsalita ng magsalita. Ayaw nila yun eh. Oo. Pag nag-okay na siyang pagka kalas. Pagka nag-okay na, nagkalas na, yun, magpapasalamat ka naman ngayon. Sabi mo, thank you so much, sir. Yun, ngingiti na yun sa'yo. Hanggang sasabihin nun sa akin, okay, money. After 2 days, I give you the 1-month vacation and ticket. Yun. Ay, eto. 1-month vacation pay talaga tapos ano no? Oo. Meron pa yan yung 1-month vacation pay tapos yung salary mong last, di ba, makukuha tapos yung ticket. Magkano yung ticket nung pumapatak? Ay, no, 2-5 wari kong back and forth pa noon eh. Na ticket, oo. 2-5? Oo. Tapos yung sweldo ko nga na nag-umpisa ako sa 1-3, kaya yung pa lamang ang makukuha mo, 1-3 tapos 2-8. 3.8 ang ibigay sa akin noon. Ngayon, eto na. Naging 1.8 ka na, 2013. Oo. Ngayon, yung next ano niya, next taas na naman niya. Eh di ganun na naman. Malapit na naman ang 2015. Eh di siyempre, patapos na naman ako ng 2 years. Sinabi ko ulit sa amo ko, sir, ako bagay gusto nyo pa. Ganun pa rin. Sasabihin sa akin noon, bakit money, why? Sir, eh kung hindi na, uuwi na ako ng Pilipinas. At ako mag-aharap na ako ng ibang trabaho. Sabi sa akin, bakit? Sabi ko, sir, gusto ko sana dagdagan ulit niyo ako ng 500. Dahil ang mahal na ng bilhin, nataas ang bilhin. Magkano na yun kung dadagdagan ng 500? 2,300 na. Yun. Sabi sa akin, it's too much na naman daw. Sabi ko, sir, you see, the product, sabi ko gano'n, yung mga bilhin, pataas na ng pataas. Lalo sa pagkain ko. Yung 500, halos ano na, hindi na magkasya. Sabi ko, sir, kung ibibigay niyo ulit yung 500 na dagdag, hindi ka na naman uuwi. parang tuwan-tuwa, parang kaya ka binibigyan siguro ng offer sa'yo kasi sure bulay, hindi ka naman yung magbabakasyon tapos pupunta kasi pwedeng gawin mo ano mo lang, paraan mo lang yun, uuwi ka, hindi nababalik. Yun. Pero pinadalan ka ng pera, no? Kaya mga boss, mas maganda yung ganoon. Kung talagang gusto niyo inyong amo, sabihin niyo na hindi na kayo uuwi. Tuwan-tuwa ang amo noon dahil kung may rason naman i-share kasi dati mga boss kaya hindi siya umuuwi. Ano rin to si Boss Manny, single pa. Ayo, binata pa ako noon, binata pa. Kaya wala pa obligasyon. Oo, kaya kumbaga sa ano, kung yung mga pera niya, hindi wala siyang halimbawa pinapagatas, ano, talagang ano, kumbaga pre-ka kung ano gusto mo. Kaya, yun, sabi ng amo ko, yun, ibinigay ulit yun, yung 500 na increase. 2,300 na. Kaya naging 2,300 na. Ano yan, 2015? Oo, 2015 yun. Grabe, yan na yung pagpunta ko dito, ibig sabihin, 1.5 ako nun, ay 1.7. Ikaw sumasahod ka na pala nung ano, no? Oo, biro mo, malaking, ang ano,
equivalent mo last time 17 ka. Mm. Tapos ako no, ito mo, konti lang diferensya. Pero kung ako nagsimula sa 1-3, kaya tumaas ang tumaas. Hindi, nagsimula ka ngang, kung iisipin ko, 1,000 kasi plus 300 lang. Oo, plus 3 yung pagkain. Oo. Mm-hmm. Kaya kinakailangan mga bossing, kung kayo talaga yung mag-a-apply dito ng family driver sa Riyan. Pero grabe, hindi ko kayang ma-explain sa kanila na pag uuwi ka, o-operan mo talagang 500 increase. Ang laki talaga. Oo, siyempre, pre. Kasi ang increase, nakakwento ko sa ibang vlog ko, sabi ko, ang increase talaga na natural na increase to 200. Oh. Depende yun sa ano. Basta't ikaw ay nag-iisa at wala kang kasama, makakapag-demand ka ng maganda. Pero siguro, dahil ganun rin yung pasok nung demand mo na kinakanarin. Kasi hindi ka rin naman umuwi, no? Oo. Kino-continue. Ang isa pa, lagi ko sinusunod ang amo kong babae. Kung anong oras siya umuwi, alas 2, alas 3, mm-hmm, walang problema, susunduin ko yun. Wala akong reklamo. Nga pala. Yun, number one yun. Yung madam niya, madam ko, pag limba, katulad nito, aabutin kami dito alas 12 yata. Kaya, alas 12, alauna, mga ganun. Ngayon, dahil sa pandemic, medyo nga parang okay-okay na yung uwi natin. Hindi na katulad dating alas 4, alas 3, no? Oo, ganun. Medyo naka ano rin eh, hindi naman sa pag... tapos pre, 2015, naging 2-3 ka na. Oo, 2-3 na ako noong 2015. Ano na naman yung kwento nung next ano naman? Aba, ayun nung malapit na naman. Siyempre, kung ano yung una, ganun pa rin yung susunod ulit. Ano yun? Ano na naman? Kung sinabi ko ulit na kung ako'y gusto nyo pa, sir. Hindi, ganun talaga sa banat mo? Oo, pare. Siyempre, kung hindi, siyempre, di uuwi na lang ako at mag-exit. Paano yun? Hindi ba nakahalata yung amo mo ba? Ba't kada tapos ng kontrata, ganito ang tanong sa akin ni Manny? Iyon. Dahil siyempre, gusto na rin ako ng amo ko. Mm. Nakuha na rin ng amo ko ang loob ko. Oh. Dahil hindi ako likramador na tao. Oh. Kahit anong oras umuwi ang amo kong babae, sinusunod ko. Saka hindi mo, ni minsan hindi mo pinakitaan ang katarasan. Iyon. Abusado na yung madam mo. No? Hindi ko talaga sinasagot ang amo kong babae. Dahil yun ay ating iginagalang. Pero nagkamali na ba yung amo mo na nasagot mo? Oo, misa, nagkamali na rin. Hinamon ko pang ako'y pauwi ngayon din. Sabi naman ng amo kong lalaki, Manny, tinapikulit ako noon, Manny. Kalimutan mo na yung aking asawa, yung madam. Sabi niya, kalialiw, yung parang wala na yun. Sabi gano'n. Sabi ko, sir, talagang kahit ngayong oras na ito, kahit bukas, ibili niyo akong tiket, uuwi ako. Hmm. Siyempre, hindi naman tayo mataas ang boses, kinakailangan, nasa may naman ka lang din. Oh, eto pre, 2015, tapos 2015, 17. Yan, 17. Oh. Malapit na naman. Oh. Di ganun nga, sinabi ko ulit. Kung okay gusto nyo pa, sir, di ibigay nyo ulit yung 500 na aking increase. Di magiging 2,800 na ulit. Hindi ulit ako uuwi, sabi ko ganun. Kasi nung umuwi ako ng 17, nandito ka noon. Pagbalik ko, saka ka umuwi, di ba? Oo. Yun na yung nagpakasal ka. Yun. Nung 2017, hindi pa rin ako umuwi. Hindi, ibinigay ulit na kanyang ticket at saka yung one-month vacation ulit. Yun. Nung 2018 naman. Bali, 2017, 2,800 ka na? Oo, 2017. Robin. 2,800 na ako. Tapos hindi ka umuwi. Hindi ulit ako umuwi. Tapos noong 2018, sinabi ko sa asawa ko, sir, ako'y uuwi, ako'y mag-aasawa. Magpapakasal. Magpapakasal na ako, sabi kong ganun. Uh-huh. Natuwa naman ang amo ko, siyempre. Sa tinginagal mo dito ngayon. 7 years nga namang strict na walang uwian. Uh-huh. Tapos noong pang 8 taon, at saka ako umuwi, pumayag ang amo ko. Uh-huh. Pero kung tutuusin, 2019 pa dapat ako uuwi noong dahil 2 years old yun. Pero siyempre, nakuha na ang loob ko, nakuha ko na rin ang loob nila, kaya pumayag na rin. Tapos pre, may nakwento ka na ano no, nung pag-uwi mo, di ba sabi mo na kailangan mong, ako naman nahawak dito, kailangan mo pring budget naman. Ngayon, kailangan mong budget, tawag dito, nanghiram ka nun sa boss mo. Yun, oo. Sabi ko, sir, tulungan mo ako sa pagpapakasal ko. Oh. Sabi sa akin, walang problema. No problem, sabi niya sa akin. Tapos tinanong sa akin kung magkano. Oh. Bago ako umuwi noon, before 3 months na ako uuwi na, nasabi ako, bali May ako umuwi noon. Oh. Mga March, nanghiram na ako ng 10,000 sa kanya. 10,000 riyal? Oo. Ibig sabihin na, sa 120 yun. Oo. Yung 10,000 yun,
ipinadala ko yun sa magiging asawa ko dahil ibinili namin ng mga... Sabi ko, bahala na siya doon. Mm-hmm. Tapos sabi ko, sir, sa yung 10,000 ulit, pag ako'y uuwi na. Bale, plano mong hiramin, 20,000? 20,000 lahat-lahat ang akiniram. Tapos yung 20,000 yun, bali nabawasan lang yun ng bali April, May, dalawang buwan na 2,000, 1,000, 1,000 deduction sa akin. Oh? Mm. Bali, kung tutusin, 18,000 lahat-lahat. Mm, dahil nabawasan yun ko yung April at saka May. Mm. Bali, pinautang ka. Tapos, ang ano mo nun, ang bayad nun, pagbalik mo. Oo, buti nagtiwala, pagbalik ko, yun. Nagtiwala. Ay, dahil nga sa ano nun. Oo, dahil nakuha na niya love ko, nagtiwala siya sa akin. Basta sabi niya sa akin, Manny, please, come back. Sabi ko, don't worry, sir. I'm come back. Sabi ko ganun. Mm. Yun. Tinapik ulit ako sa likod. Ayun. Maya-maya, ibinigay niya yung 10,000 ulit. Yun. Nung pauwi na ako noon. Ang nagatid sa akin, yung anak niya binata. Grabe, so ulit. 20,000, no? 20,000, pera pa yung vacation pay mo. Oo. Pera pa yun. Tapos nagbigay pa siya ng 3,000 na hadiya. Para daw sa akin, aming kasal. Grabe naman yun. 3,000 na yun. Ano na yun? 40,000. No, walang ko lang. Mga 39, 40. Ganun ma, siguro. Grabe, solid. Ngayon, pre, nung pagbalik mo, ay, naghintay ka pala 2019, di ba? Ay, di ba? 3 months, ay, ito, yung nakwento. 2-8 ka na, di ba? Oo. Yung nakwento mo sa akin na naghumingi ka ng offer na naman. Iyon, eh, ano na, noong 2019, eh di narito na ako, 2000, ano, bali, nagbakasyon ako ng May, June, July, August. Oh. August all bumalik. Oh. 2018. Mm. Tapos ng 2019, siyempre, nagsimula ng pandemic. Oo. Kung tutusin, pwede na akong humingi ng increase ulit. Oo. Pero siyempre, may utang pa ako sa amo ko, hindi na ako humingi ng increase. Ah, bali na kumpinyo ka. Dahil nahihiyari naman ako. Oo, kasi parang tapusin mo muna yung ano mo, utang bago. Kasi baka pag in-increasean kita, pinababayan mo sa akin yung binigay ko sa yung increase. Yun. At saka bukod doon, talagang mabait naman ang amo kong lalaki, madaling kausap, kaya hindi ko na rin sinamantala. Mm. Yun. Tapos isa pa nga, dumaan ang pandemic. Pero noong 2019, umuwi pa rin ako, pre. Mm-hmm. Tapos sabi ko, sir, baka naman pwede mo akong bigyan ng second honeymoon. Magpupunta kami ng Baguio sa asawa ko, sabi ganun sabi ko sa amo kong ganun. Mm. Eh di tuwan-tuwa naman siya. Tinapik na naman ako. Oh. Sabi sa akin, okay Manny, no problem. Binigyan ako ng 2,500. Oh? Tapos yun, umuwi ka nun? Oo, umuwi ako noon. Bali, dalawang buwan akong bakasyon. Mm. Pero hindi na ako humingi ng increase. Kung totoo, pwede ako humingi, pero hindi na ako humingi ng increase. Mm-hmm. Tapos nung ayun, bumalik na naman ako dito. Basta sabi saan, Manny, please come back. Pero itong nakwento mo sa akin, pre, na humingi ka ng increase na ano? Ayan, ito na yan. Dahil, ano yan? Anong taon na yan? Ito na 2021. Itong ngayong taon? Oo, itong taong ito. Mm-hmm. Dahil halos dalawang sasakyan na ang kanyang nabiling bago. Mm-hmm. Kaya sabi ko, bali ilan na yung sasakyan nyo? Bali pito na. Pito na. Oo, walo yun. Eh, nung kabilang linggo, ibininta yung isa yung luma, yung nasa Bitan. Nung sa anak ng amo kong lalaki. Mm-hmm. Kaya yung bumili ng isang bagong Dodge na sports car. Mm-hmm. Kaya sabi ko, sir, hihingi sana ako ng increase kahit 200 lang ang aking para maging saktong 3,000 sweldo ko. Sabi niya sa akin, okay, no problem. Bas, January start. Yun. Sabi sa akin, sa January 2022, yun, 3,000 ako. Ganun ang istorya, boss, mga boss ng mga family driver. Kaya kinakailangan ang inyong ugali din, pagka kayo magpa-family driver, kinakailangan mahaba. Singhaba ng Pilipinas. Sabi ko nga sa mga bago, sabi ko, lahat ng makakaya nyong mabuting gawin nyo na sa una pa lang. Pakitaan nyo na agad ng good performance. Oo, ganun. Kasi kung pakitaan mo agad ng puro ka agad na reklamo. Ay, wag mo ganun. baka hindi patapos ang kontrata mo, eh sila hindi manghihinayang na ikay pauwiin. Oo, yun. Sayang naman yun, lalo't may mga utang-utang siyempre. Mm. Pag umaas tayo ng Pilipinas, hindi tayo nawawalan ng utang. Number one to mga boss. Sa unang abroad mo, punta mo ng abroad, may utang ka niyan mga boss.
sabihin natin, may pocket money o yung pinanlakad mo ng pamasahe mo, minsan pinangungutang natin yan kasi babayaran natin pag dito na, di ba? Yun, oo. Kaya kailangan talagang mas maganda, maging mabait. Laging magdadasal tayo sa Panginoon. Yun. Magpapasalamat. Yun. Kung kayo naman ay Muslim, kay Allah. Walang problema. Muslim, Kristiyano, o namang rehiyon, walang problema dito. Meron tayong kanya-kanyang pinapasalamatan. No? Yan, sa paniniwala. Basta maging mabait. At saka doon naman sa mga gusto talagang mag-abroad, walang problema. Kahit kayo magaling na mag-ingis at saka, alam nyo, no at saka yes, Yun. Wala na problema. Ako, bobo ko sa English. Yung iba, kinakatakot nila yung sa language raw. Kasi hindi naman dito, halimbawa, konti lang alam mo English, pati sila ganun rin. Kaya wala. Dito, magaling ka na mag-English ba sa Pilipino, magaling sa English. Kahit hindi ka magaling, magaling ka pa rin sa kanila. Kasi yung yes mo lang sa kano, okay na yun. Tsaka hindi nila sila magagaling sa hindi English. Hindi nila kinokorek kung ano yung sinabi mo, hindi na nila ikokorek yun. Kahit yung pagkaka... yung sabi mo mga grammar mo mali man eh, para sa kanila perfect yun. Dahil iniisip nila Pilipino marurunong sa English yan, hindi nila alam eh. English kalabaw din ako. bali sa January 2022 3,000 na si Boss Manny. Bali sa akin naman, yung pagtaas ng sahod kong 3,000, hindi katulad sa kanya. Kasi sa akin, kaya tumaas ng ganun sahod kong 3,000 dahil wala ang tagalinis, bali yung 1,000 na yun, bayad yun sa paglilinis. Hindi siya increase talaga. Hindi siya katulad sa'yo. Kesa sa kukuha pa nga siya ng iba, no? Hindi ibigay na sa iyo. Yung sa'yo talaga, offer na increase. Kasi ako, 2,000 pre, 2,000 ako. Hindi ako umuwi. Hindi rin kasi ako umingi ng offer pre na pataas ako. Kasi para sa akin, yung 2,000 ang taas na. Isipin mo nag-pandemic pa pre. Kung pipilitin kong increasean niya ako tapos magdadahilan ako na pag hindi niya ako tinaasan, uuwi ako. Yari ako doon kasi putik na yan. Walang alam nila na kapos talaga buong mundo. Yung dahil sa pandemic, maraming walang trabaho, maraming walang pera. Kaya doon rin ako sabi ko, okay na to. Saka okay naman yung hindi na katulad dati na hindi ko gusto ugali. Ngayon, okay na. Hindi ko naman inaasahan yung magiging offer sa akin na, maglinis ka. Samantalang trabaho ko yung dati nung 1.5 pa lang ako. Ngayon, binigyan akong 1,000. Isipin mo yun? Bigla yun. kaya mga boss, kaya pagka nagustuhan kayo ng inyong amo, ng inyong employer, magpasalamat na kayo. Dahil hindi kayo makakakita ng ganun din. Kaya ako, kung ako'y mag-resign, tapos ako'y lilipat sa iba, hindi ko na makukuha ang shoulder yun. Kataasan, mga 1,800, 2,000, ganun. Pero hindi mo pa malalaman kung anong ugali ng kanilang amo. Panibagong pakisama na naman saka yun. Saka mga boss, kumbaga, magbibuild. Kung alimbawa ugali nila, pangit, kayo yung gagawa, paano mabago yun? Sa una, mahirap yun. Ang dami kasi nagsasabi pre na hindi, iba talaga ugali ng amo ko. Ganun nila, Pero hindi nila alam yung ugali ng mga amo natin, dating ganun. Nagbago na lang. Magbabago rin yan. Pagka kayo talagang nagpakita ka ng mabait, magbabago yan sa inyo. Hindi naman niya magiging halimaw. Kung kayo mabait, alam ka na mapakita kayo ng halimaw. Hindi ganun yun. Kaya nga, hanggat makakaya nyo, gawan nyo na yung mga mabubuti, asal. Kung halimbawa hindi, mas maganda nga kung nasanay kayo na yung kada umaga gigreet nyo ng good morning tapos hapon. Ako pre, nung nag-aaway-away kami, kaya nawala tuloy sa akin yung ganun. Minsan na lang, halimbawa, kung sila na una, i-greet ko rin. Tama. Kasi nailang rin ako Pero yung mga anak, yun, mababait yung mga anak. Hi, Manny, good morning. Babatiin ko rin naman sila. Babati ka doon. Pero yung amo kong babae, wala kami iinitan ko. Pag sakay noon, sakay drive lang ako. Yung tribe. Sabi niya sa akin, saan pupunta? Wala na yun. Yun, ganun lang mga boss. Kwentong ilang taon ka na? 11 years. Mag-11 years sa April. Tapos ako naman,
sa next year 7, ngayon 6. Yun, bali. Ayan, mga boss ha. Bago ang lahat. Ako nga pala si Manny Pusalan ng Laguna. Oh, yun yan, Laguna. Shout out sa mga taga Laguna. Hindi ako san... hindi ako si Piyolo, ha? Si Manny Pusalan. Oy, pre. San ka sa mismong ano, Laguna? Sa bayan ng Bae. Ayun, Bae. Ayan, Bae. Oy, Bae. Baka may gusto kang i-shout out. Baka mapanood to ni misis mo, pre. Shout out sa aking mga mahal, sa aking mahal na sa aking mga pamilya. Yun, shout out sa inyo. Mabuhay kayo lahat dyan. Ingat. I see you. Tapos ano, huwag mag-alala na. Tignan mo, napaka-healthy. Sabi ni nananabana nga sabi ni Boss Manny, hindi na raw siya nakapag-push up. Oh, ay laging puyat. Kaya laging hataw ang amo ko ngayon dahil maluwag na ngayon. Tapos, dito sa. Tapos kung napapansin niyo mga boss, dati hindi yan longer si Manny, hindi rin ako longer dahil sa pandemic mga boss na, nagpahaba yan, kami ng mga buhok. Natakot ako nung magpagupit. Kasi pag nagpagupit ka, ang daming customer nun eh. Mm-hmm. O, malay mo yung ano, hindi kaya, naman sa pag ano. Yung mga manang buhok ko, napakaba ng buhok ko. Akala ng iba, ako na ang madam. Hindi yan si Piyolo. Si Papa P, ganyan dati hindi, si Papa P. Hindi si Piyolo ha. Si Manny Ponsalan ng Laguna. Yun, Manny Ponsalan. Hello mga boss. Yun. What's up mga boss ha? Yun. Shout out sa inyo mga boss. Shout out sa inyo lahat mga boss ha. Panorin niyo itong vlog ni Boss Ace. Ang dami nga pala akong isa shout out. Kaso hindi natin masa-shout out. Wala akong internet. Bali, ano na lang, next time na lang. Marami pa kaming time nito magsasama ni Boss Manny. Basta magkasama ang aming amo. Oo. Lagi kami magkasama nito. Bali sa susunod, ano kaya pwede natin i-share naman namin sa inyo yung mga trabaho. Yan. Kasi ngayon, share natin yung pag-increase ng sweldo. Experience mo sa paano mo na pa-increase ng pataas yung sahod. Yun. Bali, pag hindi nyo na-gets yung, alimbawa, nalaktawan nyo, mas maganda ulitin nyo yung video tapos unawain yung mabuti yung pinento ni Boss Manny. Basta kailangan maging mabait at mahaba ang pasensya. Yun. Saka wag rin yung tipong maging mas maganda na itanim mo sa utak mo na Para sa pamilya. Dapat meron kang malalim na rason. Para sa pamilya. Kasi wala kang malalim na rason, pinagalitan ka lang isang beses, baka sabihin mo na ayoko na. Kailangan lampas sa kabilang tenga. Pag kayo napagalitan, lampas isang tenga. Huwag na lang kayo magsasalita. Mag-sorry na lang kayo. Pero tiyaga talaga. Yan, number one. Tiyaga. Sa una, mararanasan mo na pangit o gali sa una. Pero pag nakuha nyo na yung ugali, tumagal kayo sa kanila, kayo mismo makaka-realize na dati ganito ah, ngayon okay na. Tsaka papangit na ugali ng amo nyo kung pangit ka rin. Tama yun. Kung pangit na ugali mo, hindi talaga ikaw pakikitaan ng amo mo na magandang ugali. Siyempre, ipakikita nung pangit pa rin. Kaya kinakailangan magandang ugali. Hindi man tayo magandang lalaki, magandang ugali. Maganda naman ugali, ang puso diba? At ang pagmamahal natin. Yun yung pinaka the best, yung nasa loob natin. Basta, si Manny po sana nito. Yun, huwag nyo kakalimutan na, Manny. Uy, pre, balak mong ano, di ba? Pag natapos nga pala si Boss Manny, pangarap niya pala mag-ano, diba? Mag-vlog, pero puro sabong gawin yun. Hindi, diba sabi mo pangarap mo kung matapos ka na sa family driver, pangarap mong tumakbo sa pagiging... Pagka kami natapos at talagang ako yung nag-for good na sa Pilipinas at may konti ng ipon, may konting pinagkakabuhayan. Gusto mo talaga makatulong. Gusto kong pasukin ang politika. Pagdating ng araw. Gusto mo makatulong. Yung focus mo, diba? Yon, bali pag-uusapan natin 'yon mga boss. Yan lang mga boss. Masalam. Bye-bye. Okay, masalam.